mga rason kung bakit minsan hindi po natatapos yung ating home improvement projects dahil wala po tayong designs. Kapag wala pong design, so prone po sa error po ang mga inyong contractor sa paggawa po ng inyong bahay. So kapag prone po sa error ang inyong contractor, syempre may cost po yan. At syempre kayo po yung magbabayad niyan. May katumbas po yan na labor kapag nagkakamali, may katumbas po yan na materyales kapag nagkakamali. So dapat meron pong structural design, architectural design, meron pong civil at electrical at plumbing. So importante po yung drawing at designs. So lalong-lalo na kung ang ating budget ay sakto lang para sa construction at para sa home improvement, so dapat po meron pong drawing, meron pong design para meron pong susundan ang inyong contractor sa paggawa po ng inyong bahay. Kaya I suggest kung kukuha po kayo ng mga contractor, make sure lang po na meron po kayong at least 20% na extra money or extra budget para sa mga back job, lalo na kung wala pong design na hinarap po sa inyo ang inyong mga contractor. So mas malamang po na meron mga pagkakamali sa mga paggawain, so doon po tayo na out of budget. Kaya kung contractor po ang inyong kukunin, make sure na meron po kayong extra na 20% po na budget. Para if ever na meron pong back job ay ready po kayo. Pero kung gusto niyo naman po ng mga legit, kumuha po kayo ng mga architect or ng mga engineer para meron po talaga silang knowledge sa mga structural po ng inyong bahay. Medyo pricey nga lang po siya dahil ang gagawa po ng inyong bahay ay mga professional, syempre. Pero ang kagandahan naman doon kung kukuha po kayo ng mga professional, kapag pakyawan po ang kontrata po nila sa inyo, so magiging libre na po yung design. Compared kung kukuha po kayo ng contractor at gusto niyo po na mayroong drawing at design, magbabayad po kayo ng para sa drawing na worth 5,000 up to 25,000 sa mga designs at drawings at layout po ng inyong home improvement project. So ito pong vlog na to ay para sa mga gusto pong magkaroon ng idea kung magpapagawa po kayo ng bahay. Ito po ay based lang po sa mga experiences ko, sa mga customer ko na mga nag-order po sa amin. At kung meron po kayong mga tanong about sa mga prices, sa mga construction materials, you can DM me. Meron po akong Facebook, Santos M. Dali. So yun po yung aking active na FB. At meron po akong page, Dajeli Santos. So yun lang. Bye. God bless.